Hi mga kasari! Welcome sa aking YouTube channel. Ako po si Lizelle Domdom, ang iyong tinderang taga Batangas. Ayan, magkwentuhan tayo habang ako ay nag-aayos ng aking pinamiling chicheria. Ito pa, meron pa tayo dito. Ito yung ginagamit ko sa pag-display ng chicheria. Itong clip para ilagay ko doon sa hanger strip. Ayan, dyan sa aking mga chicheria section. Tapos, ito yung mga kailangan nyo pag kayo may tindahan. Ayan, ito yung mga ginagamit ko dito. Ball pen. Ito ay aking puncher, pentel pen, bala na stapler, syempre stapler. Ito naman pag ako may nagpapaserox sa akin kasi may mga stapler. So patagal ng stapler pag may nagpapaserox. Yun lang, hindi naman yun kailangan sa tindahan, yung pangtanggal. Maliban na lang kung meron kang xerox machine dyan sa yung tindahan. Ayan, katatapos ko lang magrepack ng munggo. So ito yung aking ginagamit na pangsalok. Ang tagal na nito, 2 taon na yata dito sa akin. Ito yung ginagamit kong plastic sa pagre-repack. Ito yung plastic ko ng soft drinks. Tapos ito yung nirepa ko ng munggo. 2 kilos ito. 80 pesos yung puhunan ng bawat kilo. So tinitimbang ko yung mga munggo pag ako'y nagre-repa. Para sa mga gustong sumubok ng pagsasari-sari store, may mga nag-PM kasi sa akin. Kaso nagdadalawang isip sila kasi baka mag-fail yung mga sisimula nilang sa pagtitindahan. So gaano ba kadali ang pagtatayo ng sari-sari store? So napakadaling magtayo ng sari-sari store mga kasari. May puhunan ka lang, pwede ka na. Kahit wala ka pang physical store, pwede ka na magtayo ng sari-sari store. Ayan, pwede ka na mag-umpisa. Yung iba nga mga kasari, nag-umpisa lang sila sa bangketa, naglalagay lang sila ng lamesa, tapos i-display lang nila doon yung paninda nila. Yun, pwede na yun. Yung iba naman sa kariton, kaya sa tricycle na nilagyan nila ng mga lagayan ng paninda, pwede din yun. Pwede ka maging rubbing store. Napakadali, kahit sino ay kayang-kaya magkaroon ng sari-sari store. Pero alam nyo yung pinakamahirap ay yung kung paano maging successful sa pagtitindahan at kung paano i-maintain ito. Alam nyo, hindi lang naman ito simpleng sari-sari store lang. Hindi naman kasi ganun kadali katulad ng iniisip nyo. Kasi kailangan mo din itong pag-aralan. Kaya nga maraming nanonood ng mga kasari natin o yung nag-uumpisa pa lang ng mga sari-sari store vlogs, yung mga vlogger pinanonood nila. Kasi maraming gustong matuto at yung iba gustong maging successful kasi dati sumubok sila kaso hindi naging successful. Kaya ngayon gusto nilang simulan pero gusto nila hindi sila mag-fail kaya talagang pinag-aaralan nila. Kasi sa totoo lang, sa dami ng competitor ngayon, kung lalamya-lamya ka, walang mangyayari sa tindahan mo, saka sa puhunan mo. Kailangan mong sipagan at kailangan huwag kang manatili lang kung ano yung naumpisahan mo. Ako kasi, nag-umpisa lang ako dati nung unang subo ko ng pagtitindahan sa alambre lang. So, sa labas lang yung nakasabit yung mga paninda ko sa labas ng garahe. So, nagtagal naman ako doon kahit papano, pero nagsara din eventually kasi hindi ko natutukan. Dati kasi mga kasari, ito yung style ko ha. Nakakahiya mong i-share pero i-share ko sa inyo. Kasi nakailang na nga akong bukas sara o nakailang try na ako ng pagtitindahan na i-share ko na yun sa inyo. Kasi ang style ko, kung magkano yung puhunan ko, yun lang din yung pinapaikot-ikot ko. Kung 5 sardinas lang yung stock ko, yun na lang yung minimaintain ko. Kung 3 lang, ganun lang din. Ganun din yung sa ibang produkto. Kasi ang kita ko, kinikwenta ko na agad, hindi ko idinadagdag doon sa puhunan ko, bagkos ginagastos ko sa mga personal ko pangailangan. Ang ugali ko pa dati, pag may nagustuhan ako sa palengke, kunwari, mamimili ako, tapos may nagustuhan ako habang papunta ako sa grocery store, kahit hindi naman kailangan, at nakita ko yun, tapos may pera ako sa wallet, kahit alam kong pambil ko yun ng paninda, ginagastos ko, ibinibili ko ng pampersonal talaga. Yun yung ano ko. Ang ending, pag mamimili ako ng paninda, aligaga na ako kasi baka kulang yung pambayad ko. Tapos pagdating sa counter, isa-isa ko yung ilalagay sa table ng kahera, yung mga napamili ko. Tapos makikipag-usap na kagad ako sa tindera, ate, hanggang ganito lang yung budget ko ha, huwag mo ilalampas. Yun, ganun talaga ako, nakakahiya talaga. Hindi naman nakakahiya dahil kulang yung pambayad ko, nakakahiya kasi yung ugali ko ganun, yung mindset ko ganun. Kasi yung hindi ko naman dapat gastusin, nagagastos ko. Parang hindi ko alam kung atat akong bumili ng mga bagay-bagay dati. Tapos pagdating ko sa counter, ayun na nga, habang nasa counter ako, doon lang ako sa monitor ng kahera nakatingin. Tinitignan ko talaga kung magkano yung total, tapos pipiliin ko lang sa basket kung ano yung pinaka-importante yung mabili ko nung time na yon. Ang pangit talaga dati ng mindset ko mga kasari. Kasi dati, 19 years old lang ako nung nag-umpisa ako magtindahan. Biglaan din ako nag-asawa, kaya ewan ba, walang alam sa buhay, wala ding alam sa bahay, kaloka. So pag hawak ko na yung gusto kong bilhin, sa isip ko, kikitain ko pa naman sa tindahan ko yung gagastusin ko na yon. So yun nga, hindi ko pa kinikita, ginagastos ko na, tapos ganun ulit, hindi ko pa nababawi or kinikita yung nauna kong nabili or nagastos, bibili na naman ako ng panibago. So ang dahilan ko na ulit, kikitain ko pa naman ito sa pagtitinda. Eh hanggang sa mag-negative na yung puhunan ko, hindi naman dati ganun kalakasan yung pagbenta dito sa amin. Kasi konti pa lang yung tao dito sa community, hindi katulad ngayon. Sobrang dami na ng bahay dito. So ganun talaga nangyari mga kasari. Domino effect kasi yan. Pag binawasan mo yung puhunan mo, mababawasan yung pinamili mo, mababawasan yung paninda mo, mababawasan ang bibili sa'yo, mababawasan din ang customer mo.
So ganun, wala nang bibili sa iyo kasi ang alam nila wala ka nang paninda. So wala hanggang mabankrupt ka na. Kaya kung gusto mo talaga i-maintain ang tindahan mo at maging stable, kailangan laging may nangyayari. Maalin sa bawat kita mo ay idagdag mo ng paninda mo or bawat ipon mo ay ipundar mo sa may passive income, mag-umpisa tayo sa sakripisyo talaga. Yung doon talaga ang pinakamaganda. Kung sa point of view mo, nung wala ka pang tindahan at ikaw pa lang ang bumibili sa mga tindahan, akala mo napakadali ano. Pero sa loob nun, may pagod na tindera, may stress na tindera, may puyat na tindera, may umiiyak na tindera. Kaya kung ikaw ay customer ka ng tindahan, konting gentle naman, konting respeto naman, hindi nyo naman kami utusan para manduhan. At hindi kami loan company para utangan. Hindi din kami mapera para hindi nyo bayaran at iskamin. Alam ko, paminsan-minsan nagkakamali din kami. Nagkakamali din naman talaga kami. Pero wag naman ninyong isisi lagi sa amin kung paminsan manufacturer defect naman talaga yung nabili nyo. Hindi namin yung kasalanan. Company na yung may kasalanan nun. Tapos sasabihan nyo pa kami, tindera lang kami, di ba? Parang may hugot ako doon. Totoo naman, tindera lang naman talaga kami. Pero ayun lang ang akala nyo. Dito, hindi lang dapat malakas yung katawan mo, pati loob mo. Dapat pati isip mo. Kasi kung hindi, madali ka talagang susuko. Maraming pwedeng makapagpahina ng loob mo dito, customer mo. Meron pang time na pagtumal. Minsan matumal talaga. Nasa isip mo agad, pag matumal, ayan, magsara. Kadalasan yan ang nasa isip kasi gusto mabilisan yung kinikita, gusto madalian. Pero paano mo mararanasan ang kalakasan ng benta kung susuko ka na sa time na tagtumal? Hindi naman masamang magpahinga, pero kung makakaahon ka or kunyari bumagsak ka sa time na hindi ka na makabenta at may time na nagkaroon ka ulit ng puhunan, huwag ka ma-discourage, mag-start ka ulit. Pwede ka namang sumubok ulit kasi wala ka namang amo dito, di ba? Dati, alam niyo mga kasari, akala ko din talaga dati, madali ang magtindahan. Ganun kasi ako dati, nung wala pa akong tindahan. Pag tinitignan ko yung isang tindahan, yung kinikita lang nila ng tindera, ang kinikwenta ko kung gano'ng kalaki. Kaya ang alam ko, sa mga may tindahan, mayaman. Hindi ko alam, meron nga pala silang bill sa kuryente. Meron nga pala silang mga dapat bayaran. May mga permit pa sila pala dapat bayaran, mga taxes. Dati pa, pag may mga kasabay ako sa supermarket ng mga tindera na maraming mga pinamimili sa grocery store, sabi ko, ang yaman naman ng mga to. Ngayon ko na-realize nung may tindahan na ako, na piso hanggang pinakamataas 15 pesos lang yung tubo. Tapos ang mahal pa ng bilihin. Tapos minsan, yun lang pala yung source of income nila. Ano? Tapos minsan uutangan pa, di ba? Ang sakit sa dibdib na paano paikutin at the same time makikisama ka sa mga customer mo. Minsan nga napapaisip ako nung wala pa akong tindahan, nung high school pa lang ako. May napupunta akong tindahan, bakit ang gulo ng tindahan nila? Ganun sa isip ko. Ngayon ko lang na-realize na napakahirap pala mag-display ng mga paninda. Napakahirap mag-maintain ng organized na tindahan. Lalo na sa tulad ko, ayan, kaya masasabi ko na mahirap para sa akin. Hindi ko kasi hobby yung mag-display ng mga paninda. Pero ang pinaka-hobby ko talaga, yung nag-e-enjoy talaga ako, yung pinaka-masaya ako sa pagiging tindera, yung mamili ng mamili. Yun ang pinaka-stress reliever. Pero alam nyo, pag nakapamili na ako, hala, tambak na yan dyan. Daanin ko pa rin sa dasal para maumpisahan ko, para matapos ko yung pagdi-display. Utay-utay pa yon hanggang matapos. Ayan, talagang sinasabi ko sa inyo kung ano yung kahinaan ko sa pagtitindahan at ang pinakagusto ko. Dati pa nga ang akala ko, pag magulo ang tindahan, swerte kasi maraming bumibili sa kanila. Kaya yun yung gusto kong gayanin. Yung magulong tindahan o yung magulong paninda talaga. Yun pala, kaya pala magulong paninda nila. Kasi hindi talaga nila maayos kasi busy sila sa pagtitinda. Yes, marami kang customer pero mabagal mag-improve at lumago yung business mo. Kaya nga yung iba nagsasara din eh. Kailangan mo lang naman dito mapansin ka lang sa umpisa. Mas advance ka sa competitor mo. Ang advice ng iba ay hindi talaga para sa lahat. Ang sunod na nangyari kaya patuloy ako nagtitindahan. So,